What's up? Nandito na naman tayo sa Atleta ng Ibon. So ngayong araw, pag-uusapan natin yung papaano ba pumili ng magaling na ibon. Okay, so ano nga ba ibig sabihin ng magaling? So pag sinabing magaling sa ibon, dahil may dalawang kategory. Number one is malakas yung ibon. Tapos pangalawa is dapat matalino. Okay, so yan yung dalawa. Para masabi mong magaling, ang isang ibon dapat malakas ang katawan, saka matalino. Okay? Ang tawag dyan is physical and mental attributes ng ibon. Ano ba ibig sabihin ng attributes? Yan yung mga katangian. Kumbaga sa tao, katangian. Okay? Makukuha natin sa genetics sa magulang natin. Kunwari, isang tao, matalino, usually namamana yan sa magulang. Malakas ang katawan, namamana rin sa magulang. So, ganun din sa hayop. Hindi lang sa ibon, sa lahat ng hayop, ganun din. So, may tinatawag na law of heredity. Okay, pag-usapan muna natin yung physical attributes. Ano ba ibig sabihin ng physical attributes? Okay, so yun yung katangian ng isang ibon na paano ba maging malakas ang katawan. So, pag sinabi malakas, yun na yung physical attributes. Okay, so number one is mabilis or fast. So, paano ba nagiging mabilis ang isang ibon? Katulad din ng tao, ang ibon, merong tinatawag yan na fast and slow twitch muscle fiber. So, ang tao, ganun din, merong fast and slow twitch muscle. Pag sinabing slow twitch muscle, yan yung mabagal lang yung parang mo sa tao runner ng marathoner, mahaba yung takbo pero mabagal lang. Pero kaya niyang tumagal ng mahaba. Kumbaga sa ibon, yan yung pwedeng pangduluhan. Salit na mga kapsap eh. Kumbaga sa ibon, yan yung ibon na may slow twitch muscle fiber, yan yung mga ibon na dumudulo. Kasi hindi sila ganun kabilis pero matibay sila, pangmahabaan. Okay? Yung mga ibon naman na may fast twitch muscle katulad ng tao, yan naman yung mga mabibilis, mga pang short distance yan. Yung mga tinatawag na speed bird. Okay? So yung mga speed bird, ang muscle fiber niyan is yung tinatawag na fast twitch muscle. Pareho yan, may give and take. Yung mabagal, yung slow twitch muscle, mabagal lang siya pero dumudulo. Yung fast twitch muscle, mabilis siya pero hindi siya umaabot sa dulo. Usually mga pang fun race lang yan. Hindi siya abot ng mga 500 kilometers and up, di na nila kaya. Okay, so yun yung fast. Sa physical attributes yun ang number one. Mabilis dapat yung ibon. Okay? Number two, yan yung, yun na, yung strong. Dapat malakas. So, pag sinabi yung strong, nandiyan din papasok yung, yung cardiovascular endurance, saka muscular endurance ng ibon. Ano ba yung cardiovascular endurance ng ibon? Pag sinabi yung cardiovascular sa tao, yan yung engine ng katawan natin na puso sa kayo lungs natin. So, pag tumatakbo tayo, pag lumilipad sila, ang engine ng katawan natin is yung puso sa kabalo. So, dapat malakas yun. Okay? Yun yung tinatawag na cardiovascular endurance. Pag malakas yan, malakas yung ibon. Makakalipad sila ng mahaba. Okay? Muscular endurance. Ano naman yung muscular endurance? Yan naman yung kakayahan ng muscle ng tao o ng ibon o ng kahit anong hayop na nagumawa ng work or tumakbo, gumawa ng load sa case ng ibon sa paglipad ng tuloy-tuloy. So, yun yung muscular endurance. Kung merong cardiovascular endurance, meron ding tinatawag na muscular endurance. Kung gaano katagal nila kayang gumalaw. So, kung ano man yung movement nila, katulad ng paglipad nila, ganyan yung movement nila. So, gaano nila katagal kayang gawin to. Okay, yun yung muscular endurance. Gaano ba kasolid yung muscle nila sa dibdib. Okay, ganun din sa tao, sa pagtakbo, may tinatawag din na muscular endurance. Okay? Isa pa sa mga katangian ng ibon sa physical is yung immune system. Dapat mataas yung immune system nila. Ano ba ibig sabihin ng mataas ang immune system? Dapat, pag sinabi mataas ang immune system, hindi ka agad sila nagkakasakit. Okay? Pag may outbreak ng sakit, kunwari, sa loft ninyo, nagkaroon ng ng one eye cold, o kaya bulutong, o kaya salmonella, or kahit na anong klaseng contagious disease, or yung mga nakakahawang sakit, pag malakas ang immune system ng isang ibon, hindi sila basta-basta nahahawa. Doon mo masasabi na malakas ang isang ibon. Okay? So, isa sa katangian na masasabi mong strong ang isang ibon. Okay? Last, dapat pag sinabi malakas ang isang ibon, mabilis sila mag-recover. Kunwari, galing sila sa training or galing sila sa race, pagdating nila, lahat naman yan pagod. Pero ang malakas na ibon, mabilis maka-recover. So, doon mo makakategorize na ang isang ibon ay malakas kapag mabilis siya maka-recover. So, ang ibon na mahina, isang araw, dalawang araw, hindi pa rin sila fully recovered. So, pag mabilis mag-recover isang ibon, or katulad sa tao, pag mabilis mag-recover isang tao, yan ang indication kung gano'ng kataas ang fitness level nila. So, mas mabilis sila mag-recover, mas mataas ang fitness level ng ibon. Okay? So, yan ang physical attributes ng mga ibon, mga paps. So, ulitin natin. So, dapat mabilis, malakas,
mataas ang immune system, tapos mabilis sila mag-recover. Diyan mo masasabi na malakas ang isang ibon, okay, sa physical attributes. Ngayon, ito yung mas importante, yung mental attributes. Ano ba yung tinatawag na mental attributes? Yan yung, ano, yun yung, kumbaga, katangian nila mentally. Okay, so, ano ba yung number one? So, number one sa katangian nila is yung intelligence. So, gaano ba katalino yung ibon? So, nagkakaiba rin yan, parang tao din, may pinanganak na taong matalino, merong hindi ganun katalino, meron ding sobrang talino. So, ganun din sa ibon. Or kahit sa anong hayop, meron silang, ano, meron silang kanya-kanyang intelligence kung gano'n sila katalino. Okay, so mas maganda kung mapipili natin ibon, yung matalino talaga. Okay, yun yung number one. Number two is yung ano, sa mental attributes is yung determination. Dapat determined sila, especially sa kanila na kumakarera sila, binibitawan sila sa malayo. Dapat determined sila umuwi. Okay? Dapat mataas yung determination nila. Pag sila mataas yung determination nila, dyan na papasok yung, ano, kumwari, sobrang init, o kaya pangit ang panahon, malakas ang ulan, o kaya tawid dagat na. Kung mataas ang determination ng ibon, pipilit niyang umuwi. Okay, kumpara mo sa ibon na mababa ang determination or hindi siya mentally tough, talagang baka hindi na tumawid ng dagat. O pag sobrang init, baka tumukod na dahil nga hindi siya ganun kaano, hindi siya ganun ka-determined umuwi. So isa yan sa ano, pangalawa sa mental attributes is number one is intelligence, pangalawa is determination o yung determinasyon ng ibon na makauwi. Number three is yung memory. So, gaano ba katalas yung memorya ng ibon? So, sa inakay pa lang, tinuturo natin kung paano sila uminom, paano sila tumuka, paano sila mag-trapping, ano oras ba yung loft fly, ano oras ba sila, ano araw ba sila at oras sila dapat naliligo. So, yun yung kasama sa part ng memory nila. So, isa pa dyan, yung dadaling sa club, magte-training sila. So, nami-memorize nila yan. Especially kung nasaan yung location ng loft nyo. Kung maganda ang memory ng isang ibon, mabilis siya mananavigate kung saan nakalocate yung loft niya, para makalipad siya ng diretso. Kasi kung mahina ang memory ng isang ibon, so ang mangyayari niyan, kung galing dito yung bitaw, dito yung loft, marami muna siyang dadaanan. Pasikot-sikot muna bago makarating doon sa loft. Kung mahina ang memory ng ibon. Kung mataas ang memory at magaling ang memory ng ibon, hindi na, wala nang waste of energy kasi dire-diretso na siya. Hanggat maaari, maliit lang yung dadaanan niya papunta sa loft. So ang sabi nga nila, the shortest distance between two points is a straight line. So kung straight yung lipad ng ibon, tatalunin niya yung ibon na umiikot-ikot muna at naliligaw-ligaw pa. Okay, so sa mental attributes, tatlo yan mga paps. Intelligence, determination, memory. So pag tinotal natin kung tatlong to, dyan papasok yung homing instinct. Yung tinatawag na homing instinct, saka yung survival instinct ng ibon. Especially kung may mga predator, dyan papasok yung survival instinct ng ibon. Yung kahit may sugat na, umuwi pa. Okay? Especially kung mga ano na mga paps, diyan makikita yung ano, yung gaano kaganda yung determination ng ibon pag mga tawid dagat na. Gaano ba katalino yung ibon pag magtatawid na ng dagat? Okay? Gaano katalas yung memory ng ibon pag magtatawid dagat na? So diyan papasok yung homing instinct sa survival instinct. Okay? Yan yung ano, yan yung mental attributes na ano, na dapat meron yung ibon na magaling. Okay? So, ang tanong, paano nga ba bumili ng ano, ng magaling na ibon? So para sa akin, ang number one is dapat yung body conformation. Pag sinabing body conformation, pag ginawakan mo yung ibon, dapat bilog yung katawan. Hindi pwede na sobrang payat. Although, meron din naman kasing ano, depende sa karakteristik ng ibon, parang tao din na may taong payat, may taong tabain, may taong maskulado talaga. So, pinakamaganda, yung tama lang yung size. Hindi pwede sobrang laki ng ibon, hindi rin pwede sobrang liit, kasi pag sobrang liit, mahihirapan niya sa malayo. Or yung mga tawid-dagat na mahihirapan niya maliit ang katawan ng ibon. So dapat ang katawan, sa endurance na sport katulad niyan, dapat katamtaman lang. Okay, so yun yung body conformation. Number two, kung paano pumili ng ibon, dapat is healthy. So dapat walang sakit, makikita niya naman maganda yung balahibo nila. Maganda yung balahibo nila. Tapos pag tinignan mo yung mata, walang ano, walang... May kita mo naman sa mata, so yung mga mahilig sa eyesight, so pag tinignan nyo sa mata, may kita nyo kaagad kung healthy yung ibon. Tapos number 3, syempre, ito pinaka-importante yung pedigree ng parents nila, kung ano ba yung klase ng magulang meron sila. Kasi sa law of heredity, kung ano yung karakteristik ng magulang, malamang ganun din yung magiging genes ng anak nila. So kung kunwari, gusto mo ng, ano, ng ibon na pangmalayuan, dapat yung parents niya, yung dam sa kasiri niya, ganun din sa pedigree nila, yung tumatawid talaga ng dagat, pamalayuan talaga. So kung gusto mo ng speed bird, maghahanap ka rin ng ibon na ang magulang nila is fast twitch nga yung muscle, katulad sinabi ko sa iyo kanina. Yung fast twitch muscle fiber, ganun din yung hahanapin natin, yung ibon na may ganun.
yung mga speed bird na tinatawag. Okay, so pero ang ano, ang ibon na speed bird, hindi siya pwede kasi ano, hindi siya pwedeng i-infuse ng ano, ng mga ibon na pang long distance. So kung long distance, dapat long distance lang. Kung speed bird lang. Okay? So paano nga pumili ng magaling ng ibon? Ito, isa pa, yung iSign. So hindi ako masyadong magaling sa iSign, pero yung mga Taiwanese ganyan, mahilig sa iSign. Okay? Number 5, yung ano, yung wings. Dapat maganda yung ano, maganda yung ano ng wings nila. Yung conformation ng wings nila dapat maganda. So, pag ang pakpak ng ibon maliit lang kumpara sa katawan, yan yung usually yung mga speedbird. Pag yung mahahaba yung pakpak, yan naman yung mga ibon ng mga pang long distance. Okay? So, eto, perhaps mga things to remember lang. So, yung magandang body conformation, magandang pakpak, hindi yan garantiya na magiging magaling ang isang ibon or mananalo ang isang ibon. Okay? Kasi kagulot sa tao, mayroong tao na hindi naman ganun kaganda ang katawan, pero magaling. Mayroong tao na hindi naman ganun kalakas, pero matibay. Hindi ganun kaganda ang itsura ng katawan sa physical, pero maganda. So, sa ibon, ganun din. Mayroong ibon na hindi ganun kaganda ang itsura, pero magaling at malakas. At umuuwi. Okay, so dapat ganoon, gaya ng sinabi ko sa unang vlog ko, dapat 50% ang sistema, 50% din ang bloodline or ang genes ng ibon. Okay? Okay, mga paps, so i-ano lang natin, i-breakdown lang natin. So paano nga pumili ng magaling na ibon? So pag sinabi magaling na ibon, matalino saka malakas. So yan na yung papasok ng physical and mental attributes ng ibon galing sa genes nila, sa genes ng magulang nila. Okay, sa physical, ulitin natin, dadaanan lang natin. Pag sinabi sa physical, dapat mabilis, malakas, may endurance, may cardiovascular endurance, saka muscular endurance, mataas ang immune system, saka mabilis mag-recover. Dapat yan yung mga physical attributes ng ibon na malakas. Okay? Sa mental naman, intelligence, determination, saka memory ng ibon. Pag tinotal mo yung tatlong yan, intelligence, determination, saka memory, yan yung homing instinct ng ibon. Homing, saka survival instinct ng ibon during race or training. Okay? So, hanggang dyan lang muna mga paps sa next vlog natin, pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit nga ba tumutukod yung ibon natin sa training saka sa karera. So, abangan nyo yan mga paps. Huwag nyo akalimutan mag-like, share, and subscribe.